unang-una po ay nagpapasalamat po ako at lahat po kami dito sa aking show na isa pong napakalaking matabang puso na maligayang-maligay at nag-uumapaw po sa pride at kaligayahan sa inyo pong pagsuporta sa aking birthday show. Una po, yung dito sa studio with Mr. Ryan Kebyabin, my special guest then. And then, the Araneta Coliseum birthday concert. Did you enjoy that? Yeah, I enjoyed that too. So, ang daming surprises nun, di ba? We hope to keep up the energy and the spirit, you know, to entertain you. And this is my first episode in my own studio for the new year. So, I just want to thank you all for supporting us. Everybody watching us over TFC, Luzon, Visayas, and Mindanao, maraming salamat po sa inyong patuloy. At parami pa ng parami ng manonood sa aming programa po. Tuloy pa rin po ang ating non-stop chikahan. At sa gabing ito po, ang tanong namin ay, ano ba ang mga katangian ng isang babae o ng isang lalaki para siya ay mataguriang, tama di ba? Mataguriang sexy. Tinanong po namin ang aming studio audience kanina, di ba? Through a survey, ano ba ang una nilang nakikita kapag tumitingin sila sa tao, sa ibang tao, mapalalaki o babae man? Face or mukha, 60%. Eyes o mata, 26%. Di ba? Tama. Lips o love? Ay, okay lang. Binibili ng iba yan. Ako pinanganak, ganyan na. 3%. Body o katawan, 9%. Sabi sa inyo, dinadadaan sa ganun yun eh. Sa napakasimpleng bagay, hindi pa maka-agree ang mga tao. Ano ba talaga? Kaya nga we decided to invite some special people, our very special guests ngayon, na tamang-tamang kanilang edad. Peak ito ng kanilang, kumbagay, appeal, di ba? We think that they are here and they are experts when it comes to sex appeal dahil meron silang lahat nun eh. Unahin na po natin ang mga kababaihan. Please welcome, fresh from Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2, Riza Santos! Hey, Riza! Welcome! And then, isa sa mga hinahangaan kong babae at napakatotoo! Friend ko to, may playdates ng aming mga anak. Mylin Dizon! Hi! Mylin, okay. Next naman po ay mga kalalakihan. Mula din po sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2, please welcome John Avila! John was in the Araneta Coliseum birthday show. Thank you, John, for doing that with sila Will and sila Zanjo. Ang aming next guest ay bihira niyong makikitang sumasali sa mga chikahan sa mga talk shows. Pero this time, tingnan po natin kung ano ang masasabi niya sa topic natin. Kung ganito naman kagwapo ang doktor, mga kaibigan, magpapahawa ko ng sakit all the time. Please welcome Doc Hayden Ko! Hi, Doc! Napakabata ni Doc. And last but definitely, definitely not but all the least, mga kaibigan, siya ay aming kaibigan, Luis Manzano! Amen! Saka, did you know that? The very first, ano, di ba, sweetheart, the very first, dito ko sa tabi, yes, tita. Katek ko to eh, nung araw pa. The very first time you guested on a talk show was in my... Dito. It's safe to say na dahil sa show na to, eh, dito rin ako nagsimula sa showbiz. Oh, no, but you know what? Di ba naman, kitang-kita ang galing ng nanay at tatay sa iyong katangian at katauhan. Yan ang napakagaling. Ayan. Anyway, tiyak po isang masayang usapan na naman po ang dala namin sa inyo. Hindi lang masaya yan o entertaining, kundi si Doc Pogi nandyan. Kaya ang dami natin malalaman. Maylin, ayan, syempre na yung sila Riza. Ayan. Mamaya po, tutok lamang po kayo. Huwag po kayo maglilipat. Ito na, magsisimula na sa pagbabalik ng... Let's deliver a better version. Taon-taon ay kilala ang People Magazine sa pagdeklara ng Sexiest Man Alive at para sa taong 2007, may ilang magkakaibigan. Isang Jimmy Doctor, Amazak Hitman, pirata at legend sa listahan. Ang mga nahirang na sexiest male celebrities ay former top list hunks na sina George Clooney, Brad Pitt at Ben Affleck. Nasama rin sa mga yummy boys sina Grey's Anatomy star Patrick Dempsey, comedian Ryan Reynolds, Pirates of the Caribbean star Johnny Depp, at I Am Legend hunk Will Smith.
Pero sa taong ito, walang nasabi ang lahat sa Hunk Daddy at Kick-Ass Hubby na si Jason Bourne aka Matt Damon na hinirang na Sexiest Man Alive ng 2007. Sana yung sinag-uusapan, hindi mo talaga tipo, diba, no? Sabi mo, ikaw, who would you marry among those that gusto? Or pwede ba lahat na lang sila? Okay lang. Lahat, eh. Pero ako hindi talaga. Pero ang papaksa lang ko talaga, Johnny Depp. Ako talaga si Patrick Dempsey. Antonio Banderas. Pabago-bago lang yan, eh. My future husband. Marami namang araw sa isang linggo. Oo, kasi life is short. Ay, talaga. Ayoko si MacTV. Anyway, ano ba yan? Okay, I'll start off. Si Dr. Hayden, may mention it. So tell everybody naman. He's the honey of Doctora Vicky Bello. Doc the proud honey. Okay, I'll start with you. Pahalatan nyo naman. Yes, si yes. Doc, because you deal, especially, you know, especially you, yes, in cosmetic surgery, mm-hmm, and all. So you see all these, you know, what people women always complain about their physical appearance. And yeah, right. So, to you, what makes a woman sexy? Hair. Buhok! Hair. You like long hair and I don't know. Minsan, pag, di ba, pagka, kahit nakatalikod lang yung girl, pag nakita mo, sexy to. Minsan, medyo nakaka-disappoint lang pa minsan. Pero diba? Bakit hindi ito? Ano pa rin siya makaharap? Sabi ni Mylene, likod Jenny. Pag nakatalikod, cute. Oh. Ayan. Pero ang tinitingnan mo dun, sa the butt, usually the hair. You were not intimidated. How? I'm just curious because Doc Vicky is very successful. Well, believe it or not, si Vicks, ano eh, baby yan at heart eh. Mukha naman. We're all naman little very, girls. Very matalino, very dominant, well, very, you know. Hindi ka na-intimidate, Doc? Hindi siya dominating type na babae. Yun, I think yun yung, kung meron isang nagpapatanggal ng sex appeal ng babae, yun yung, not dominating, domineering. Domineering. Na type ng babae, na parang, Mas lalakad pa kaysa sa'yo. Always, mas magaling siya sa'yo, mas patalino siya sa'yo, mas bida sa'yo, parang, oh, come on, kaya mo na pala sarili mo, go ahead. Goodbye. Ano pa ibang girl, di ba? How long have you been together? May I ask? 2 years. Riza, what makes a man sexy naman? Para sa akin po, yung pagkatao nila, a man of integrity, mm-hmm, with high moral standing, and a man who's confident and intelligent. And it's not intimidated by beauty or brains or some, mm-hmm, woman's success, right? Yeah, definitely. But, okay, what initially attracts you to a man? As far as physical features, I'd have to say mata. It really draws you in the eye. Kuling, banlag. Mapula. Gusto yata ni mapula. Oy, ganda ng mata ni Luis.